Yung mga salitang yun, mahalaga ho yun sa mga huling araw ni mama. Kaya, I'd like to share the few moments na kasama na lang siya. June 10, 2010. Kasi isang ordinaryong araw sa buhay namin. Sa pag-aasika sa kanya, nag-umpisa yun sa almusal. Pot meal na may banana. Yan! Inakit sa aming breakfast, naubos niya, pero pag atin ang milaw, nag-video pa ang atin eh, nagka-picture pa. So, ganun po yung buhay namin actually. Ganun nagsisimula. Bumaba si Love, naubos po yung breakfast. Tapos prepare naman po para sa session ko. Iniwan po namin siya. Tapos bumalik po kami lunch niya. Ang prepare po naman po sa kanya, yung paborito niya rin na food na ulam. Yung pong chicken na pinakuluan sa calamansi toyo. Prepare ko na naman po, inakyat ulit ni Love. Naubos niya with matching dalawang piece niya ng rice main bowl. Tapos pinaliguan. Tapos hapon, inupo namin siya sa rocking chair. Actually, binilihan pa namin siya ng rocking chair. Na-enjoy pa po niya yun. Noon na takot siya, pero na-enjoy niya siya na yun nag-display ng rocking chair niya. Sa dinner na po ulit. Kumain po ulit. Same food. Ako na yung nagpakain. Nag-burp siya eh. So, alam ko, busog siya that night. So, dumating na po si Love. Before pa nun, pinalitan siya yung beddings niya. Noong umaga. So, dumating na si Love. Yun nga. Agua bendita yun eh, nung pinakain ko siya ng dinner. So, doon sa mga kapamilya, so, susunod yung kay Chris Aquino, susunod yung kay Ruby. Doon sa mga nanonood ng Ruby, iba si Bingway Saga doon is suffering from Alzheimer's disease. So, may isa silang eksena na na-touch kami nila kasi nandun yung talagang magkakaroon ng memory loss. So, kumbaga ano, lahat yun napagdaanan namin. So, nung tapos na nung Ruby, talagang iaakyat na siya. Yun na yung bedtime niya. Pero nag-request si Love. Sabi niya, sa pagpanoorin naman natin si Lolo ng Big Brother House, yung concert night. So nanood pa eh. That time, kumulit po ako. Ewan ko kung bakit ang kulit-kulit ko. Kasi si Lola, pag kinukuha mo yung attention niya, hindi, wala siyang eye contact.